Hey guys, welcome back to my channel. So my name is Marvin Samako, and if you're new to my channel, don't forget to like and to subscribe to my channel. Miss ko na mag-travel kasi ang daming restrictions, so hindi tayo makapag-travel. Kaya ngayon, magkukwento na lang ako sa isa sa mga experiences ko while traveling. So yung story nangyari to sa Thailand. Nung nag-travel kasi ako kasama yung koy ate ko. Kasi nag-travel kami ng Vietnam, Cambodia, Thailand kasi magkakalapit lang yun. Pero nung sa Thailand, yung ate ko, parang 3 days lang siya doon. Ako, 1 week ako sa Thailand. So, nung pagka-uwi ng ate ko, wala na akong kasama. 4 days pa ako sa Thailand, wala na akong kasama. So, sabi ko, ano kayang gagawin ko dito? Siyempre, mag-isa ka na. Sabi ko, alam ko na, magtatry ako ng mga bars. Kasi diba sa Thailand, sikat yung mga bars. Kasi may mga narinig din ako from my friends na parang, okay nga daw yung mga bars sa Thailand. Ganun, marami kang mga experience. So, parang na-curious ako, natry ako ng mga bars sa Thailand. Kasi siyempre mag-isa lang ako sa nakakahiya. Pero ang maganda doon kasi 'di ba, yung mga Pilipino, kahit ang sulok ng mundo talaga, 'di ba? Laging may Pilipino. So nung nag-bar ako, may nakilala ko din na Filipino. Sa mga kasama, mga Thai din, tas may mga Vietnamese and Indonesian yan. Yung mga kasama. So naki-join ako sa feeling close, 'di ba? Naki-join ako sa grupo nila. Tapos nung naki-join na ako sa grupo nila, yun, nagiinuman kami. Yung ano lang naman, yung inuman lang na kwentuhan lang. So nakikilala ko na sila. Tapos meron silang tinutukso sa akin na ano, Indonesian, parang ano siya, twink. Twink. Alam niyo yung twink? Yung parang ano lang, petit, gano'n na, parang bata. Hindi na siya bata, pero petit siya eh, parang twink. Sige, papakita ko na nga lang yung picture niya kasi taga-Indonesia naman sila, hindi naman nila maintindihan itong pinag-uusapan natin. So, ito siya, ayan. So, ayan, parang pinakilala nila sa akin doon, tapos parang tinutukso-tukso nila sa akin, ganyan. Tapos, ako naman, syempre, nasa ibang bansa ka na, you can be who you want to be, di ba? Wala naman mag-judge sa'yo, tsaka, sabi ko, sige, go lang. Tapos, ayun, tapos, tinutukso nila sa akin, ganyan. Tapos, pag pinagtabi na kami, para magkatabi na kami, ganyan. Tapos, syempre, kausap-usap lang, anong trabaho mo, mga ganyan-ganyan. Tapos, ayun, nagbi-business daw siya. Wow, sana all nagbi-business. Nung tumatagal na yung kwentuhan namin dun sa bar, ganyan. Tapos, napapagkwentuhan na, oy, ano ka ba? Top ka ba or bottom? Alam mo yun, parang yung sa nagiinuman, parang umiikot na. Tapos, question, sino ikaw, top ka ba, bottom? Tapos, ayun, nalaman ko na bottom siya. Tapos nung ako na, syempre sabi ko, I can be what you want me to be. No, umiikot na, tapos may mga iba doon na mga top daw sila, ganyan. Tapos pagkwentuhan lang namin, ganyan. Tapos, dahil nga parang naging close na din ako sa kanila, sabi nila, uy, sa hotel, dito ka na sa hotel namin magstay, ganyan, for the night. Tapos ako, so syempre, ako naman, sige, okay lang naman, ganyan. Tapos pumunta kami sa hotel nila. So ang hotel nila parang by pair. Madami sila na ano na grupo pero parang by pair yung rooms nila. Parang iba-iba sila, parang by pair. 'Di ba? Marami silang budget. 'Di ba kasi tayo pag nagte-travel, isang room tas lahat tayo nandoon sa room. Sila maraming room, marami silang budget. So, ayun na, nandoon na kami sa hotel nila. Pero walang nangyari, huwag kayong mag-expect. Walang nangyari nung first night na 'yon. Kumbaga, legit lang na kwentuhan, kamustahan, ganyan, tapos tawanan, ganyan. And then after na, nung pagkinabukasan, di umuwi na ako. Kasi syempre, meron din naman akong hotel. Pero yung hotel ko, hindi social. Yung hotel kasi nila social, yung parang, alam mo yun, parang sobrang puro glass lang talaga siya. Tapos makikita mo, city view, di ba? Ganun, pang mayaman. Yung sa akin, yung hotel ko parang ano lang, bed space. Bed space with free breakfast. O nagstay sa kanila for the night. Pero nung kinabukasan, umuwi na ako. Pero kinuha nila yung WhatsApp ko. Ganyan, ma'am. Uso sa kanila yung mga WhatsApp. WhatsApp ba yun? Basta yung app yun na parang Viber. Ganyan. Kinuha nila yung WhatsApp ko. Tapos nung pagka-lunch, kinunta ko ulit nila ako, hey, do you want to have lunch with us? Ganyan. Wow, di ba? English. So sabi ko, sige, let's have lunch together. Kasi mag-isa na lang din naman ako dun. Wala rin naman ako talagang itinerary na. So sumama ko sa kanila, nag-lunch kami. Tapos yung isa sa mga tropa nila, ito siya. Ayan. So, di ba, nung kinagabihan, nagkukwento mo kami, top or bottom. Siya daw, top daw siya, top. So, nung kinabukasan, tinabihan ako ni, ayan, tawagin na nga lang natin na si B, tsaka si T. Ayan, para hindi tayo nahihirap. So, sabi ni T, hey Marv, what do you wanna eat? Ganyan. Sabi ko, you, char.
wala akong sinabi. Joke lang yun. So, what do you wanna eat? Sabi ko, nasa restaurant na kasi kami. So, kahit ano lang ko. Tapos ganyan. Tapos, kasi ililibre niya pala ako, di ba? Ang yaman, sana all, sana lahat ng mga friends ko na Filipino, ganun din. Yung parang, Marbs, libre kita, ganun. Ganun sila, mga ano, nakakaluwag-luwag sa buhay, ganun. Sabi ko, oh my gosh, parang naka-jackpot ako dito, libre ako lagi. Gold digger. So, ano mo, nakakaluwag-luwag talaga sila sa buhay. Ako kasi pag nagtatravel on a budget, di ba, wala akong budget para ilibre yung ibang tao. Pero sila, kahit nagtatravel sila, may budget sila pang libre ng iba, sana all. Tapos, nung second day na namin na magkakasama, si T parang, hindi ko alam, parang conversational siya, ganun. Ang dami niyang mga questions sa akin. Tapos, alam mo yun, nagkukwento ko, tapos siya nagre-reciprocate din. Mas free yung conversation namin. Kay B kasi, parang hindi siya masyadong nagsasalita. Parang feeling ko. Hindi ko alam kung nahihirapan siya mag-English kasi ako din nahihirapan eh. Di ba? Parang ako lang usually yung nagsasalita, tapos siya parang smile lang or hindi. Basta hindi masyado, hindi kami magkakaroon ng parang deep conversation. Pero kay T, parang mas maganda yung batuhan ng conversation namin. Tapos, sabi ko, ala, type ba ako ni T? Feeling, type ako ni B, type din ako ni T. Ang ganda ng Pinay! Diba? Sana all, diba? Ganun, bandera ang itsurang Pilipino. Tausap niya ako. Tapos parang feeling ko, alam mo yun, hindi naman sa assuming ako, pero ma-feel mo naman yun kung yung tao parang nagpaparamdam sa'yo, di ba? Ganun ba kayo? Or pilingero lang talaga ako. Tapos parang feeling ko, ano ba? Ba't parang nagpaparamdam si T? Ba't parang, ewan ko ba, may na-feel ako na parang nagpaparamdam siya. Tapos, hindi tapos na kayo mag-lunch. Ganun, tapos sabi niya, tambay ka lang muna dito sa hotel. Si Bichal pala siya kasi T, magka-pair sila sa isang room. Pero ako tumatambay sa room nila. So tatlo kami doon. Doon na rin ako tumatambay. Naging feeling close na rin talaga. Yun yung maganda actually pag nagta-travel kasi may mga nakikilala ka. Basta marunong ka lang makisama or huwag ka lang mag-attitude. May mga makikilala ka naman sa pagsusolo trip mo talaga. Tapos ayun na nung kinagabihan na sabi nila party tayo. Like punta tayo sa mga clubs, mga bar. So sabi ko, okay lang din naman sa akin kasi di ba parang, oh my gosh, let's party. Tapos nung magpa-party na, edi maliligo na, prepare na, freshen up, maliligo. So unang naligo si B. Tapos habang nung naliligo si B, di kami na lang ni T yung nasa room kasi si B nasa CR. Tapos biglang lumapit sa akin si T. Sabi ko, kuya, wag po. Tapos biglang siyang lumapit sa akin, tapos biglang niya akong kinis. Yes! Kinis niya ako. And I was like, more. Give me more. Tapos iwan ko ba? Tapos bigla niya akong kinis. Tapos sabi ko, ala, bakit? Tapos ako siyempre pabibilang, ala, bakit mo yung ginawa? Like, dapat nagpaalam ka. Ayun lang. Tapos, ayun, sabi ko, kinis niya talaga ako. Tapos sabi niya na, ano daw, magpahuli daw kami. Sabihin lang namin na susunod na lang kami sa party. Tapos sabi ko, lo, nakakaya naman, di ba? Nakakaya naman kasi parang nung last night, si B yung tinutukso nila sa akin. Parang si B yung, hindi naman landian, pero kumbaga siya yung tinutukso sa akin. So, nakakaya naman na parang sa second night, nakaiti naman ako. Parang, playgirl? That's not my label. Tapos, lo. Pero alam mo yun, parang somehow na-attract ako kay T kasi okay naman yung itsura niya, tapos parang yung conversation, parang feeling ko mas may connection. Alam mo yun, mas may connection kasi yung conversation namin, mas maganda yung batuhan. So parang mas na-attract ako sa kanya nung habang tumatagal kesa kay B. Kaso, nung umaano na, parang nakakaya naman, tapos sabi niya, hindi okay lang yan, basta magpahuli tayo. Tapos yun, sabi ko, ano ba yan? Bakit pa kailangan natin magpahuli? Pwede namang mabilisan na lang. Joke lang, wala ko sinabing ganun. Siyempre pa baby lang ako na, ala, or is it okay? Like, I'm ashamed that they might think we're doing something. Wow. Pa baby. Hindi tapos na naligo si B, tapos naligo na ako, tapos naligo na ako. Tapos nung okay na, si T ayaw niya pa maligo. Tapos sabi niya na, no, may gagawin pa daw siya, ganyan. Tapos,
sabay na lang kami ni Marvin, ganun, Marvin, paiwan ka na lang, ganyan, sabay na lang tayo. Tapos ako parang, ah, sige, okay lang. Tapos si B, parang, nagdududa siguro siya na, ba't kayo magpapaiwan? Bakit mo isasama yung Marvin ko? Tapos, di ba nagdududa siya na, bakit? Sige, antayin ka na lang namin, sabi ni B. Sige, that's okay, antayin ka na lang namin para sabay-sabay na tayo. Tapos si T, nag-insist talaga siya na, no, it's okay, you can just go now and then we'll just follow you. Gano. Sabi ko, my God, ako, natutorn ako, parang nasa gitna ako, parang, ano ba, hindi ko alam, pinag-aagawan ang isang Pilipino ng mga Indonesia. Tapos, ayun, alam mo yun, parang, ako din, naiipit ako, parang, hindi ko alam. Although, parang, to be honest, parang okay lang sana sa akin na magpaiwan kami ni T, pero, parang nahihiya ako para sa iisipin ni B at naisipin ng mga friends nila. Diba? Parang, Diyos ko, parang naman ang landi-landi ko naman sa part na yun. Although, malandi naman ako, pero hindi naman ganong extent. Pero sabi ko, man, parang naiipit talaga ako. Tapos si B sabi niya na, tara na Marvin, alam mo yun, parang pinipilit ka, let's go na, parang tara na Marvin, let's go. Parang si T, parang, no, mamaya na kami ni Marvin. Alam mo yun, parang, nandun ka sa part na, sino ang pipiliin ko? Wow, ganda ka. Pero ang pinili ko pa din, si B. Alam mo yun, sumama pa rin ako kay B. Kahit gusto ko magpaiwan din. Landi din eh. Pero sumama ako kay B kasi parang hindi ko kaya na anong isipin ni B at anong isipin ng mga kaibigan niya. Like, hindi ko talaga kaya. Tapos parang si T, parang medyo nagtampo siya sa akin nun. Kasi parang, alam mo yun, parang, Gina G yata siya nun. Pero sabi ko naman sa kanya, I know that you're a T, but I'm not a super B. Diba? Hindi ko magagawa yung ganun. Sabi niya, that's fine. Ganun, that's fine. Wala naman kaming gagawin ng mga very, very extreme. Wala naman kaming gagawin. Siguro more on ano lang. Ganun lang. Ganun. Pero, wala pa rin, hindi pa rin natuloy kasi sumama pa rin ako kay B. Kami napunta na kami sa bar. Tapos biglang, so si T, nagpaiwan talaga siya kasi di ko alam, na-hurt siguro siya, nagpaiwan siya. Pero sumunod siya nung later on. Tapos nung nasa bar na kami, parang iniis na ba ako ni T, ganun din ako masyadong pinapansin. Parang kaming LQ, ganun. So, ano ba? Pwede ka naman makipag-usap. Pag-usapan naman natin ito ng mabuti. Huwag naman yung parang hindi mo ko pinapansin kasi ang syakit. Yung mga ganun. Tapos, hindi ko alam. Tapos nung lasing na ito kami, tapos nag-iya si B, sarang niya na, tara uwi na doon kami ni, sabi ni B, tara uwi na kami. Tapos umuwi na kami ni B. Tapos syempre, lasing ka na, tapos Gina G ka na. So, yun. Syempre, very romantic kasi, di ba? Glass, city lights, kita mo, parang nasa movie. Tapos sabi, I can't resist. I was in the influence of alcohol. Kasi, sabi nga ng PNP, ang mga bakla, pag nakakainom, nagiging lalaki. I couldn't resist. Wala eh. Ang twink ni B eh. Parang alam mo yung parang, naglaro kami. Naglaro lang kami, okay? Tapos, ayun lang naman yung kwento ko. Mema, kwento lang talaga ako. So, ang conclusion dun, top ako sa Thailand. So, ayun lang naman. Ano ba conclusion dun? Parang wala naman akong lesson dun sa kwento ko. Parang ang lesson dun, ang landi ko. Ganun yung moral lesson. Na-confirm ko sa kwento ko na ang landi ko. Ano bang lesson dun? Ang lesson lang dun, parang ang saya talaga mag-travel. Especially kapag ano ka lang talaga, very open ka lang, tapos marunong ka lang makisama. Huwag ka lang masyadong trusting na super trusting. Kumbaga, always look after yourself, pero don't parang put boundaries. Dapat maging open ka to meeting other people, experiencing other cultures. At ang saya, actually, ang saya makamit ng people from other countries, especially kapag mga mababait yung nakikilala mo. Kasi, alam mo yun, nakikilala mo, ang babait nila, at saka nakikilala mo rin yung cultures nila, tapos nakaka-check, nakaka-try ka rin ng ibang potahe, Indonesian, di ba? Nakatry na ako ng Indonesian, ni sana all. Siguro ang lesson lang talaga dun, ang sarap ng twink. Ganun. Yun lang naman, guys. Dami kong satsat, di ba?
ano na, tapos na yung vlog ko. Ayun, doon lang naman. Wala namang lesson doon. Wala ka namang lesson na makukuha doon sa kwento ko eh. Gusto ko lang talaga ikwento yung kalandian ko. Yun lang. And again, guys, thank you again for watching this vlog. And I'll see you again on the next. Tukutukutung one. Bye, guys. Don't forget to like and to subscribe.